Okay, hi guys, John Teki here, and today is papakita ko sa inyo yung Doom Dark Ages. So ayan, running smoothly siya ngayon sa ating Legion Go. So may mga issues to na nagka-crash siya, no? Then nakahanap tayo ng workaround para ma-fix natin, and syempre smooth na siya while gameplay. So pakita ko muna sa inyo yung settings ko real quick. So ayan, settings, bata tayo ng display. So naka 800p tayo, yan, and borderless window. Tapos naka-on yung FSR natin sa scaling, yan, upscaler. Then FSR quality. Then wag niyo i-on yung frame gen kasi yan ang magmumula ng crash, no, yung frame gen. Although kailangan niyo rin i-install yung AMD 25.5.1. So tuturo ko sa inyo paano i-install 'yon. Then naka-low settings tayo lahat, yan. Pero yung texture pool size natin is 3072. So kaya maganda yung graphics natin. And ang ginagamit nating pang frame gen rito is yung lossless scaling. Pakita ko sa inyo yung lossless scaling natin. So ayan, naka LSFG tayo ng 3.0. Ito yung latest niya, no? Then ang multiplier natin is 2 lang. Kasi kapag nag 3 na tayo is may mapapansin na kayong input lag. Tapos scaling is FSR, then sharpness is full. So yun, pakita ko sa inyo pag naka-off siya, yung itsura niya. Medyo lagi siya ng konti. Yan. Okay tayo sa building. So yan, mapapansin nyo, nasa 30 to 49 FPS tayo, no? Yan. Pero pag ino natin yung lossless scaling, papalo tayo ng around 60 plus. Wait nyo lang. So ayun, nakita nyo. Smooth na yung images natin, no? So mapapansin nyo 34 pa rin siya, no? Pero ito siya, yung pinakamaliit na. Ayun, nasa 68 siya kung makikita nyo. Yun yung actual frame rates natin. So, kaya smooth na yan. Wala siya, hindi nyo mararamdaman yung input lag nyan. Ayan. Kahit naka-gyro kayo. So, very smooth pa rin siya, no? Kaya, ita-times 2 nyo lang yung modifier niya. So, anyway siya. Hindi na nagka-crash to dahil dun sa AMD 25.5.1. Yun, hindi na siya magka-crash nyan. And, wag nyo lang i-on yung frame gen. Yun lang ang nagpapa-crash talaga sa kanya. Yung frame gen din. Pakita ko sa inyo yung paano install yung latest AMD. Okay, so andito na tayo sa desktop natin, no? Ang gagawin nyo lang is punta kayo ng browser nyo. Then itong link na to, post ko sa description. So ito yung link para sa ROG Ally X. Ayan, kukunin natin yung driver nila, no? Sila yung nag-update ng drivers para sa 25.5.1. So scroll down nyo lang dito sa graphics, then download nyo siya. So since ako na-download ko na siya, then hindi ko na gagawin yan. Basta once na-download nyo, punta kayo ng downloads folder nyo. Then double click. Okay. So yes. Then okay. Next. Next. Tapos huwag nyo i-click yung install, click nyo yung extract. Then next. Next, and mamili kayo sa inyo extract. Akin dito na lang sa C. Next lang natin. Ayan. Once na-extract na siya,
Yan, finish. Then, dito sa folder niya, no, i-minimize nyo lang yan. Tapos, ang gagawin natin is uninstall muna natin yung AMD software natin. So, makikita nyo yung AMD software. Okay, search nyo siya, AMD. Tapos, right-click nyo. Then, uninstall. Yung iba, gumagamit ng DDU. Pero ako, ito na lang. Same rin naman siya halos. Wala naman siya nagiging conflict sa drivers, no? Anyways, magpa-prompt yan dun sa software. Wait nyo lang. Ayan, magpa-prompt siya rito. So, hanapin nyo lang dito yung AMD. So, yung settings niya. Then, uninstall nyo lang siya. Uninstall. Once na-install niyan, pwede nyo i-check. Right-click nyo siya. Tingnan nyo kung wala na yung drivers. So, ayan. Ibig sabihin yan, wala na yung drivers, no? Then, punta kayo ng device manager naman. So, device manager. Ayan. So, dito sa display adapters, itong Radeon graphics natin, right-click nyo siya. Update drivers. Browse my computer. Then, dito sa let me pick from the list. Ayan. Then, have a disk. Tapos browse, then hanapin nyo kung saan nyo in-extract yung AMD ng RG Ally. So siya nasa C, then drivers. So ito yung latest ang gamitin natin, this one. Tapos punta kayo ng packages, drivers, display. Ito yung WT6A. Tapos ito yung U0415200. Click nyo lang yan, then open. Then, click OK. Tapos, hanapin nyo yung Radeon graphics. Wala nga lang siyang 780M graphics, no? So, ito yung gagamitin na natin. But anyways, okay naman yan. So, yung Radeon graphics na yan. Click Next. Then, Yes. Okay, magpa-prompt lang yan ng ibang display. So, okay lang yan. Ayan. Then, once okay na siya, balikan nyo yung dinownload natin na AMD na software. So, dun sa downloads natin, double click nyo siya. Yan yung AMD graphics ng ROG. Click yes. Then, okay. Next. Next. Tapos, ito click nyo naman yung install. So, mag-i-install naman tayo. Para ma-install niya yung software ng AMD 25.5 install. Okay, so magpa-prompt siya na magre-restart, then yes nyo lang, then finish. So wait nyo lang siya mag-restart. Okay, so ayan, nag-boot na. Wait nyo lang yung interface natin, naka-play night tayo. So ayan, naka-console-like tayo, no? So ang gawin natin is minimize lang natin, Windows D, tapos right-click nyo. So, pagka right-click, click nyo yung Windows, ay, sorry, yung AMD software, Adrenaline. Yan, so makikita nyo, 25.5.1 na siya. So, yun lang, ganun lang siya kadali install, guys. Unlike dun sa sideloading natin nung 24.3, mas madali lang to. Yun nga lang, kukunin natin yung drivers galing sa ROG Ally. But anyways, working na yan kapag nag-launch tayo nung Doom Dark Ages. Hindi na yan maghahang or magka-crash, no? Okay, so ayan, working na siya. And pretty much, hindi na yan magka-crash or maglalag. Yun nga lang is kailangan off yung frame gen nyo, no? Once na-on nyo yung frame gen nyo, yan, magka-crash na ulit yan. So, iwasan nyo i-open yung frame gen. This one, no? Huwag nyo siyang i-on. So, para maging mas smooth yung FPS natin is, gagamit tayo ng lossless scaling. Scale. Okay. Smooth na siya.
So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo to sa mga gusto makalaro ng Doom Dark Ages. So yun ang workaround natin. Install nyo yung latest drivers na 25.5.1. Then wag nyo gagamitin yung frame gen ng game, and gamitin nyo yung lossless scaling na makukuha nyo sa Steam. Again, this is John Techie, and thank you very much. See you again to the next one. God bless.